Hey, hey, hey! What is up mga Repa Peeps and welcome sa akin channel. Ako nga pala si Richard, isang landscape architect. At today, gagawa na naman tayo ng isang reaction video. And this time, ispatan natin ang bahay ng isa sa mga pinaka-controversial na artista ngayon. At yan ay ang bahay ni Coco Martin. So tulad nga ng nabanggit ko earlier, no, sisilipin natin ang bahay ni Coco Martin gamit ang mga mata ng isang landscape architect. Ako yun, promise. It's quite unfortunate though kasi medyo mahirap humanap ng latest footage ng bahay niya. So instead, gagamitin natin yung visit ni Miss Chris Aquino like 5-6 years ago, I think. Anyways, before we begin, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated tuwing meron tayong bagong video. So, simulan na natin! Okay, sa main, let's go. Okay, pause muna natin, no? So here, no, gagamitin natin yung still photos instead of the video clip para mas makita natin clearly yung whole facade ng bahay ni Mr. Coco Martin. And upon looking at this, no, mapapansin natin yung dalawang palm trees that they use. In my opinion, no, these two palm trees actually serves two purposes. Una, no, itong palm tree na to nagsaserve siya as framing para sa main door. Kasi if I remember correctly, yung main door ng bahay ni Mr. Coco Martin is gawa ng isang national artist. Kaya kung mapapansin nyo, they use the palm trees here to highlight yung pinaka main door niya kasi nga maganda yung main door niya talaga. And secondly, they use palm trees here para magbigay ng resorty vibe and character dun sa bahay. Also, dun sa kaliwang side ng facade, no, mapapansin natin merong water feature. So that's another indication na they're going for a resorty feel and character dito sa bahay na to. Later on, makikita natin yan. Now let's continue. Hindi po. Ano? Tiles din siya, pero sponge. Ay, ang ganda. Bakit ka may glass dito na harang? Kasi, nung unang plano ko talaga, open lang siya. Uy! Ang sinabi sa akin nung architect ko, baka mamaya, madali kang dahil siya, yung trabaho mo, at madali kang pasukin ng tayo. Tama din naman. Pero kaya din naman ito i-climb over. Ewan ko rin sa'yo. Okay, pause muna natin ulit, no? So, back natin ng konti para makita natin yung glass railing. Okay, actually, totoo yung sinabi ni Miss Chris, no? Na pwede mo namang i-cross over tong fence na to kasi mababa lang siya, eh. But the real intention and purpose of this glass rail, no? Ay hindi para sa akyat bahay. Kasi kung target ka talaga ng akyat bahay, kahit two-stories high pa yan, makakapasok at makakapasok sila, makakaisip sila ng paraan. Yung main purpose nitong glass rail na to is actually for yung mga common people na passing by dun sa road. Your road! So, syempre, bahay ng artista, maganda yung pasad ng bahay. So, tendency talaga ng mga taong passing by is lalapit sila at titingnan nila. So, yung barrier, parang ano yan, nagsasabi yan na stop! 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 Sabi ko na stop! Hanggang dyan ka lang. And ang tao naman, may instinct naman yan nahihinto pag may barrier silang nakikita. Unless yung mga pasaway nga lang, di ba? Hindi natin maiiwasan yun. Anyways, balik pa tayo ng konti para makita natin yung water feature kanina. So itong water feature na to, no, medyo iba yung approach niya sa design compare sa mga typical na cascading wall water feature. Medyo malabo yung video pero by the looks of it, no, mataas yung vertical draft ng tubig. I think the reasoning here, no, bakit ganito yung design ng water feature is gusto kasi ni Coco na malakas yung galasgas ng tubig o yung tunog ng tubig na maririnig mo bago ka pumasok sa bahay. Isang con lang naman na nakikita ko sa ganitong klaseng design ng water feature at yun ay ang tinatawag na water splashing. Ito yung pagtalsik ng tubig palabas ng catch basin na nagkakos ng water retention around the water feature. Actually, kung mapapansin natin, no, nakikita na natin siya dito na basa na yung pebbles sa gilid niya. Sa pebbles, okay lang. Kasi usually, nadedrain yan through ground. Ang problem is usually nagkakos pag tumatalsik siya sa paving. Kasi sa paving, usually nagtatagal yung tubig at nagiging delikado kasi nagiging madulas yung paving. Anyway, let's continue again at tingnan natin yung iba pang area. Okay, pause ulit natin. Ah. Dito gusto ko yung ginawa nilang cladding dun sa column. No? Kasi ito yung normal na white, boring column. Ginawa nilang interesting by using some this intricate cladding. At kung mapapansin nyo yung design niya, no, napaka-seamless at napaka-fluid. At the same time, nagsaserve this siya as purpose para pwede mo siyang lagyan ng decoration. And here, kung makikita natin, no, since magki-Christmas yata nung shinoot to, so Christmas decoration yung ginamit nila. Okay, let's continue. Okay.
Okay, pause ulit natin, no? So usually sa ganitong style ng hagdan, no, nagkakaroon talaga ng void space sa ilalim. At usually marami kang pwedeng gawin dito. Sometimes yung iba ginagawa nilang display area, sometimes yung iba ginagawa nilang storage. But since yung stairs na ginamit ni Coco dito is tinatawag nating open riser stairs, I think it's the best option talaga na gawin mong small pocket garden yung ilalim ng hagdan. Pero by the looks of it, no, this one looks artificial to me, but it's fine. Kasi medyo mahirap talaga at napaka-trouble sa maglagay ng small garden sa loob ng bahay. Okay, let's continue. Feeling ko may galit sa akin, tutulak lang ako. Ano na ako? Tapos wala na, goodbye world. Ay, ang ganda naman. Si nag-decorate na to? Si Archie po. Nag-decorate din siya sa ABS school eh. Ay, totoo. Hindi mahirap ko ako i-maintain. Ang ano po? Sa taas, yung pag-cove na ganyan, paano pinapalinis yan? Ako naman po, hindi ko pa natutry magpalinis. Okay, pause ulit natin, no? So, bali yung kisame na yan, no? Tinatawag yan na cove light o yung tinatawag na L-box. Actually, tinatanong ni Miss Chris kung mahirap linisin. Hindi naman siya mahirap linisin. Usually, gagawin mo lang dyan, kukuha ka lang ng hagdan. And then, it's either ibabacuum mo lang yan, ibabaw, or gagamit ka ng fiber cloth, pupunasan mo lang siya. And sa laki ng bahay ni Coco, I think he can just ask someone to do that for him. Hindi naman siya mahirap. Medyo troublesome nga lang, pero hindi siya mahirap. Okay, let's continue. This is a nice area. Kung ako yung ano, dito na lang ako, happy na ako dito forever. Naka-aircon ba tong area to? Opo. Diyos ko, anong kuryente? Mura lang. Kasi di mo inoko. Kasi diit ang bahay namin. Mas mahal kuryente ko sa'yo. Madali yun. Oo, ikaw alam sa kanya, sabi niya. Pero yung water mo, di ba, super mahal? Kasi nga po, because of the garden. Baka because of the pool. Ang pool mo, kagaya nung kay Gina Lopez, yung parang hindi na nilalagyan ng chlorine, salt na lang. Ay, hindi po. Yung salt filtration, something-something. Pero hindi, sa akin chlorine. Kasi yung sa kanya, ganun eh. Okay, pause muna natin, no? Yung sinasabi ni Chris na salt filtration, no? Actually, normally ngayon, ganun na yung ginagamit instead of the conventional use of chlorine chemicals. Ang tawag dun is salt chlorinators. So usually, ang process nun is meron kang cartridge kung saan nandun yung salt at yung cartridge na yun is powered by electricity na kung saan yung salt, bine-breakdown niya. Kung maalala natin yung chemistry natin no, nung high school, no, ang salt is sodium chloride. Yung chloride, yun yung ginagamit para ilagay sa swimming pool. Anyways, let's continue. We have a prayer room? Sorry. Let's go. Enjoyin ko muna yung kape. Sa tagal naman nating hinintay, inumin ko siya muna habang nag-enjoy ako ng coffee. When you have this type of glass, meron kang choice of yung parang sticker na para yung ina-absorb niya yung heat, pinalagyan mo. Dito. Nagpalagay ako nun. Parang totoo naman siya. Nakakatulong. Pause muna natin, no? At yung sinabi ni Chris na parang nagwo-work siya, no? Hindi siya parang nagwo-work. Nagwo-work talaga siya. Ang tawag doon is yung glass film. Usually ginagamit siya pag meron kang masyadong malalaking window at nasa mainit na country ka. And it really does reduce the heat. And at the same time, binabawasan din niya yung UV ray na pumapasok doon sa salamin. Maraming klase siya, no? Pero ang bad side nga lang nito is a bit pricey siya kasi additional cost na naman siya on top of your glass price. But it is really effective. Okay, let's continue. Cabana. Cabana. Sa cabana? Parang sa mga kabalpudo, iba typical houses na called cabana. Pause muna natin, no? So dito, no, tinatanong ni Chris kung ano daw yung cabana. So bali yung cabana kasi, isa siyang shelter or structure or hut na malapit siya sa swimming pool. Usually ang purpose niya is ginagawa siyang changing area or shower room. O yung iba naman usually ginagawa siyang bar or resting area. Anyways, medyo malabo yung video pero kung mapapansin natin, no, gumamit din si Coco dito ng kahoy sa kisame. At alam naman natin, pag gumamit ka ng kahoy sa kisame. Puta brad, ganun kakayaman! Anyways, tuloy na natin. Who stays here? Wala po. Dito sa cabana? Oo. Wala, pag may bisita lang. Pag, kasi ba't ka pa lumalabas dun sa kubo? Kung ganito kaganda yung cabana ko, dito na ako forever. Amen. Wala? Wala po. Bakit? I'd stay here. Parang dito lang ako. Relax, relax. Okay, pause muna natin, no? Kung mapapansin nyo, no, napakaganda ng swimming pool ng bahay ni Coco. Ang gustong gusto ko dito, no, yung naglagay siya ng shallow pool area, which is this one over here. And this one on the other side. Usually, naglalagay ng ganyan sa mga private residences swimming pool, no? Pag nag-expect ka ng maraming batang bisita from your friends. At gusto ko din na gumamit siya ng ramp instead of steps or pool ladder, which is this one.
Kasi mas safe siya at mas magandang access papunta sa swimming pool, no? Lalong-lalo na kung merong matanda sa bahay or merong kang matandang bisita. Okay, let's continue. Diba? Oo, ay, ang saya. Parang, ay, ngayon na nakita ko to, gusto ko ng room na pagbukas mo, pool na. Ito lahat to tanggal. Kasi may CR naman eh. So parang guest house. Tapos itong bar, ginagawa ko mini kitchen. Okay, pause ulit natin, no? Kasi napansin ko yung malaking green wall niya sa likod ng bar. Itong green wall na to, no, by the looks of it, mukha siyang artificial, which is fine. Madali lang siyang install. Usually, binibili mo siya as a panel, then dinidikit mo lang siya sa wall. And usually, lalagyan mo lang siya ng downlight for maximum effect. Damn! I really like this. It's really nice. Let's continue. Tama, diba? That's Kenneth, right? Mm. Ano meron dito? Part po siya ng garden. No, pero ito, may nakaupo na ba dyan ever? Or minsan, pag outdoor, wala, naisip ko lang kasi itong plain na garden lang siya, napiplainan ako. Sabi ko, bakit hindi maglagay ng ano? Who chose the upholstery? Ako po. And then? Ayun, tapos siya mag-ano ko ni Ma'am. Ang dami mong water elements ha, kasi meron pa doon. Ay, ang class. Tama nga naman. Let's pause it here for a second, no? And admire natin yung floating gazebo dito ni Coco Martin. So kung papansin nyo, ito yung tinatawag na gazebo. Ang pinagkaiba nga pala ng gazebo sa cabana, no? Ang gazebo, open ang walls niya on all sides. While yung cabana, typically may wall siya kasi nga usually ginagamit siya as changing area or some sort of a function room. Ito naman, tinawag siyang floating kasi kung mapapansin nyo, merong water body sa paligid niya. At yung pagkakakonstruct niya ay naka-antiliver yung floor para magkaroon siya ng effect na nakalutang siya sa tubig. So kung titingnan natin yung section niya, no? Bali ganito ang itsura niyan. Yan. Tapos ito yung tubig sa ilalim. So nagmumukha siyang nakalutang pag tinignan mo siya from afar. Lalo na pag gabi, no, kasi nakabukas yung ilaw. And usually yung ganitong design, meron niyang ilaw sa ilalim na nagre-reflect sa tubig at lalong nagmumukhang nakalutang yung gazebo mo. And I really like na ginawa pa niyang koi fund yung water feature around, no? And if I'm not mistaken, no, nandito rin sa side na to yung maliit na waterfall feature, which is really nice, no, kasi nakakadagdag siya sa ambient sound ng surrounding. And if we look further at the back, mapapansin natin, no, heavily vegetated yung area niya dun. That's because they're using vegetation para ma-buffer yung noise sa labas. Napakalaking tulong ng halaman at mga puno, no, para bawasan yung ingay na nanggagaling sa labas, especially sa gilid ng kalsada. Okay, tuloy na natin. Hindi mo nilagyan ng ganon? Di ba meron dun si Ken, kabon pa yung ganon na canopy? Hindi mo na inisip. Ay, ang daming fish. Ay, parang Nuvali. Sino mo nag-aalaga ng fish? Hindi yung brother ko, pero ako po talaga may hilig dyan. Ang laki nila. What kind? Koi po. Japanese koi. Mahal yan din. Medyo po. Anong tawag sa grass na ganito? Prag grass. Ha? Prag. As in palaka? Mm. Ginaganda na ito, hindi siya tumataas, palapad. Pa-spread yung ano. Let's pause here, no? So first yung sinabi ni Coco, no, na gumamit siya ng Pragrass, that's actually a big brain move. Usually, ang main reason ba't gumagamit ka ng Pragrass, kasi yung Pragrass, no, napaka-less maintenance niyan compare sa ibang klase ng grass. At katulad nga sinabi ni Coco, no, palapad ang growth niyan, hindi yan pataas, katulad ng Bermuda or ng Carabao grass. Now, let's continue. Yun. Ay, ano yung gagawin ko? Gaya-gaya lang talaga. Lahat ginaya na to. Ano, ang ganda. Overall, I really like the feel and the vibes ng bahay ni Mr. Coco Martin. And to be honest, yung bahay niya feels more of like a tropical destination or a resort, which I guess in the first place, yun ang gusto niya mangyari sa bahay niya. Siguro na-imagine niya pagkagaling niya ng nakakapagod na taping, eh meron siyang ilulook forward na uuwian na bahay na napaka-relaxing. So for me, by far, yung bahay ni Coco Martin ang the best na nakikita ko so far. But who knows, maybe may mga celebrity houses pa dyan na mas malupit. Suggest nyo sa comment below, maybe ispatan natin yan. Anyways guys, hanggang dito na lang ang video natin. Please, huwag nyong kalimutan mag-subscribe and i-like ang video na to. At sana patuloy nyong suportahan at subaybayan ang mga upcoming videos ko pa. Thank you guys for watching. See you again next time. Bye mga Repa Peeps!